Marami pa nga ba tayong hindi nalalaman tungkol sa mundo na ating ginagalawan? Hindi pa nga ba sapat ang ating karunungan ukol sa mga katotohanang umiiral sa ating kapaligiran? Kamusta po kayo, mga kaibigan at kababayan? Muli ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. Ang kwento po na tampok natin sa pagkakataong ito ay mula naman kay Maylin, isa rin nating masugid na tagapakinig. Halina at atin pong pakinggan. Ako po ay lumaki sa isang probinsya. Bata pa lamang ako, kasama ng aking dalawang kapatid, ay nakakabit na po sa amin ang katagang aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maylin. Kinalakihan na po namin ang ganitong sitwasyon na kung saan ay pinaghihinalaan ang amin pong mag-anak na may lahing aswang. Mahirap po para sa aming magkakapatid, lalo pa nga noong kami ay mga nagsisipag-aral na. Halos araw-araw na lamang po ay hindi kami nakakaiwas sa mga panunukso ng aming mga kamag-aral. Kaya hindi po namin naranasan na magkaroon ng mga kaibigan at kalaro noong aming pong kabataan. Kami lamang pong tatlo ng aking mga kapatid ang naglalaro kapag may pagkakataon. Ang totoo po ay kaya namin at napagtitiisan ang hirap ng aming pamumuhay. Ang halos hindi namin makayanan ay yung ipinaparatang po sa amin na kami daw po ay mga aswang. Gayunpaman, kahit minsan ay hindi po namin ginawa na lumaban o makipag-away dahil sa ayaw naming mas lumala pa ang lahat. Dahil nalalaman naming mainit talaga ang kanilang dugo sa amin. Ang amin pong mga magulang ay mga tahimik na tao rin po. Niminsan ay hindi ko sila nakitang gumawa ng gulo o nakipag-away. Sa kabila ng aming mga naririnig na pang-aalipusta po sa amin. Kahit ganun po ang naging takbo ng aming pamumuhay ay tuloy lang ang buhay. Dahil po sa bandang bundok kami nakatira at tanging pagsasaka lang ang inaasahan ng aming mga magulang, lahat po ng paraan ay ginagawa ko upang makatulong, lalo na ang tungkol sa pang-araw-araw namin nakakanin. Gumagawa po ako ng bitag na ang tawag po sa amin ay kisiw para makahuli po ng mga hayop tulad ng ligaw ng manok, bayawak o kaya naman ay ibon. Ito po ay yari sa mga sanga na may tali na ginagawa ko lang gamit ang tinatawag na istro mula sa hibla ng mga luma o kaya ay sirang sako na nilulubid ko po iyon para maging tali. Siguro po yung iba niyong tagapakinig eh makakarelate sa sinasabi ko, lalo na yung mga sa probinsya din lumaki at sa bandang kabundukan nakatira. Minsan po, nang aking puntahan o bisitahin ang kisiw na ginawa ko, ay wala na po ang huli nito. Pero alam ko na mayroon itong nahuli dahil sa pumisik na ang sanga at yung tali ay humigpit na rin. Kaya sinubukan ko pang hanapin dahil naisip ko na baka nakawala lang. Bagaman mahirap mangyari iyon,
dahil sa maayos naman ang pagkakagawa ko ng bitag. Ang isang naisip ko ay baka pinakialaman ng ibang tao na maaaring nakakita ng ginawa kong bitag na may nahuli. Kaya nagbakasakali pa rin ako. Mga ilang metro mula doon sa ginawa kong bitag ay nagkalat ang mga balahibo. Ilang hakbang pa mula roon sa mga balahibo ay nagsimula nang makakita ako ng mga patak ng dugo. At nang tuntunin ko ang mga patak ng dugo ay mas dumami pa ang bakas ng dugo na nasa lupa at mga damo. Ipinagpatuloy ko pa ang pagsunod sa bakas at sa di kalayuan ay nakita ko na ang natira sa nilapa na manok. Naisip ko na hindi tao ang gumawa noon dahil sa paraan ng pagkakapatay. Marahil ay isang uri pa ng hayop tulad ng bayawak. Kaya ang ginawa ko, tutal ay naroon na rin naman ako. Nilagyan ko ng bitag ang lugar kung saan naroon ang labi ng manok. Naisip ko na baka balikan iyon ng bayawak, lalo na pag bumaho na ito. Pagkatapos kong malagyan na ng bitag, ay nagpasya na akong umuwi. Sa daan, ay nanguha na lang ako ng ilang piraso ng nyog. Pagdating ko ng bahay, ay kinayod ko at iyon na lamang ang ginawa kong ulam na nilagyan ng kaunting asin. Niyaya ko na ang aking dalawang kapatid na kumain dahil sa nakapagsaing na rin naman sila. Ang tatay po namin ng pagkakataon na iyon ay wala at nasa kabilang baryo na namumugon. Ang ibig sabihin po ng pamumugon sa amin ay nakikitrabaho sa ibang may lupa. Ang tawag sa trabaho na pinuntahan niya ay paghihilamon. Ito yung paraan na inaalis ang mga damo at halamang hindi dapat na naroon sa pagtataniman. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang aming nanay. Tamang-tama naman sapagkat kakasimula pa lang namin. Kaya niyaya na rin namin siyang kumain. Ngunit busog daw ito. Galing siya sa bukid na sinasaka namin. Kinagabihan ng araw na iyon ay nagising ako sa pagkakatulog. Dahil sa sobrang init na naramdaman ko. Sa totoo lang po, noon ko palang naramdaman ang ganong klase ng pagkaalinsangan. Dahil po sa malamig sa aming lugar, lalo na kapag gabi, kahit pa nga tag-init. Dahil na rin sa pinagtitirikan ng bahay namin na medyo mataas. Naisipan kong tuluyan na lang na bumangon para uminom ng tubig. Paglabas ko ng kwarto po namin, na tanging kortina lang ang pinakapinto, ay nakarinig ako ng tunog na parang humihingal. Nakaramdam po ako ng kaba. Pero dahil sa nanggagaling iyon sa silid ng mga magulang namin, kaya nag-alala ako na baka kung napapaano na ang nanay ko. Dahil siya lang ang naroon at wala pa rin ang tatay namin. Sumilip ako sa pintuan. Tanging higaan lang ang nakita ko. Naroon ang kumot at unan, pero wala ang nanay ko. Tinawag ko siya, pero walang sumasagot. Bumalik ako sa silid namin upang kunin yung gasera. Pagbalik ko, ay laking gulat ko nang biglang may lumabas sa bintana. Di ko nakitang malinaw kung ano iyon, pero malaki ito. Nakasinlaki ng tao. Sa takot ko ay mabilis akong bumalik sa aming kwarto at nagtalukbong ng kumot. Di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan nang ako po ay magising
Tandang-tanda ko pa, noon po ay araw ng Linggo. Pagkatapos kong gawin ang mga gawaing bahay, ay pinuntahan ko kaagad ang ginawa kong bitag sa pag-asang baka may nahuli na ito. Pagdating ko sa lugar ay natuwa pa ako dahil nakita kong naroon ang nanay namin. Nakaupo siya na kahit nakatalikod ay nakilala ko kaagad siya dahil sa suot niyang damit. Kaya sinabi ko na nakita niya rin pala ang kisiw ko. Bigla siyang natigilan. Hindi ito umimik. Nang magsalita akong muli habang papalapit na sa kanya, ay nagulat ako nang bigla itong lumingon at tumarap sa akin. Di ko malaman kung ano talaga ang eksaktong naramdaman ko ng mga pagkakataon na iyon. Magulo din po ang isip ko. Kitang-kita ko po kasi na nagkalat pa ang dugo sa bibig niya at kakaiba po talaga ang kanyang mukha. Tumakbo ako pauwi sa amin. Pagdating sa bahay ay hindi ako makausap ng mga kapatid ko. Iyak lang ako ng iyak dahil sa nalaman kong totoo palang lahat ng mga ibinibintang sa amin na may lahi pala talaga kaming aswang. Panay ang pagtatanong sa akin ng mga kapatid ko, pero parang di ko sila naririnig. Ang totoo po ay akin naman silang naririnig, pero parang wala akong gana na makipag-usap at sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Ang sumunod na pangyayari na natatandaan kong nagpasindak pa sa akin ng gusto ay nang minsang magising ako sa kalagitnaan ng gabi at marinig uli ang humihingal na tunog na iyon. Nang ilawan ko ang silid ng aking mga magulang ay nakita ko ang aking nanay na nasa sulok ng haligi sa may bandang itaas ng bubong dahil wala namang kisame ang bahay namin. Gusto kong sumigaw ng mga oras na iyon pero hindi ko magawa. Napaiyak na lang ako at bumalik sa aming silid. Pakaraan po ang ilang linggo matapos ang insidente na iyon ay nagpasya po akong lisanin na ang aming tahanan, lalo na nang subukan niyang isalin sa akin ang isang bato na kulay itim. Nang di ko tanggapin ay nahulog pa ito sa banig at nakita kong nagliyab yon. At sa unang pagkakataon po ay nakita kong nagalit ng napakatindi ang aming nanay. Nang umalis ako sa amin ay sinubukan kong mamasukan sa bayan. Sa kabutihang palad naman ay natanggap ako sa isang karinderiya doon. Nang makaipon ay sumama ako sa kaibigan ko na aking nakilala doon sa aking pinapasukan at nagpamaynila. Hanggang dito na lang po Sir PB, at sana po ay nagustuhan nyo. Lagi po kaming nakasubaybay sa inyo pong mga kwento. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At patuloy nyo pa nawang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoo Kwento na Papabalaga. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.